I-reveal ko na po sa inyong aking beauty secret kung bakit still napaka-fresh na aking face, still young and fresh. Hulaan niyo po kung ilang, walang filter to ha, walang daya. This is natural beauty. Yeah. Sa inyong aking secret kung bakit nami-maintain ko ang ganitong freshness, di ba? Despite of pressures, tensions, stress, talagang always pagod sa work, di ba? Obviously, I am an OFW lang po tayo, ganun lang talaga, proud OFW. Kailangan magiging positive lang tayo sa buhay. Parang bumabalik ang aking freshness. Parang feeling ko malinis ang aking balat, lalo na ang aking face ko. Itong Johns, ako nag-lotion ako kahit papaano bago matulog. I'm using any lotion, still fresh and young pa rin. Ang aking skin, very healthy. At the same time, beautiful inside and out. Okay, ayan. Sa ating mga ka-OFW dyan, no? Huwag niyong pabayaan ng inyong sarili. Always stay fresh and young. Ayan. Kailangan magiging beautiful tayo inside and out. Ang ating puso, ang ating physical na anyo, of course, ang ating ugali. Di ba? Kahit anong ganda mo physically, pero ugali mo hindi naman maganda, useless pa rin siya. Correct? Yan ang ating lesson for today's video, na kahit anong ganda mo physically, kapag ang ugali mo naman hindi maganda, still, hindi pa rin appreciated. Kung baga, hindi pa rin, wala pa rin point. Alagaan mo din ng inyong, ang dumi ng supply ko dito. Alagaan nyo din ang inyong hair. Diba pala? Hello mga kabayan! Kamusta po kayong lahat? Welcome back sa aking YouTube channel, Jovel Cavalero's Vlog. Yes, for today's video, mga kabayan, ayan, i-reveal ko na po sa inyong aking beauty secret kung bakit still napaka-fresh na aking face, still young and fresh. Hulaan niyo po kung ilang taon na po ako. I'm already 47 years old. But kung napapansin yung mga kabayan mo, ayan, walang filter to ha, walang daya. This is natural beauty. Yes, from the farm ang aking beauty, di ba? Ayan, i-reveal ko na sa inyo ang aking secret kung bakit nami-maintain ko ang ganitong freshness, di ba? Despite of pressures, tensions, stress, talagang always pagod sa work, di ba? Obviously, I am an OFW here working at Jeddah, Saudi Arabia. So talagang palaging pagod sa trabaho, palaging puyat, look at my eye bags, di ba? Still, ayan, talagang na-overcome ko ang mga stress, talagang ano lang, lumalaban lang po tayo, ganun lang talaga, proud OFW. Kailangan magiging positive lang tayo sa buhay, maging masaya, maging healthy. Of course, magiging ano tayo, vigilant sa mga kinakain po natin para maiwasan po natin yung sakit. At the same time, ma-maintain po natin ang ating kagandahan inside and out. Yes. For tonight's video, since gabi na po dito sa Jeddah, Saudi Arabia, i-reveal ko po sa inyo ang aking mga natural na mga routine, di ba? Kung paano ko naalagaan ang aking skin, ang aking face, di ba? Ayan. So, ngayon, matutunghayan nyo na, malalaman nyo na kung bakit napakaganda pa rin ang aking face. Charing lang. So, ito po. Ayan, mga kabayan. Ngayon, normally, bago talaga ako matulog, ang ginagawa ko ay pagpapuga, tawag dito, pagod, stress, di ba? Sa mga trabaho, ang daming trabaho natin, puro alikabok ang face, di ba? Hindi ako natutulog talaga, kailangan ko talagang linisan ang aking face. Kasi nga po parang feeling ko parang, di ba, makate. At the same time parang, tawag dito, parang makate, maalikabok, na ewan ko na parang hindi ako, ano, hindi ako komportable. Parang it's like I'm not comfortable. Diba kasi parang may something na mga kumukurot-kurot dyan sa mukha ko, sa skin ko. Ayan, since puyat ka, diba? Then sometimes pagod ka, normally hindi na ako naghihilamos. Ayan, ang ginagawa ko, gumagamit lang po ako ng facial cleanser. Of course, gagamit po tayo ng cotton, di ba? Para malinisan lang, para safe pa rin ang ating eyes, di ba?
Ayan. So, ngayon, ang ginagawa ko normally, ayan, nilinisan ko lang siya, gumagamit na ako ng mga facial cleanser na talagang ano lang siya, very gentle, talagang ano lang siya, mild lang. Hindi talaga siya sobrang, 'di ba, ma-chemical. Ayan, kasi nga po, delikado din sa balat ko natin. Nagkakaroon po tayo ng pimples at sa mairita ang ating balat. So, gumagamit po ako ng Nivea. Ayan, itong aking ginagamit. Ang Nivea, Skin Breath, di ba? Talagang, pag gumagamit ako neto, talagang nafe-feel ko, oh my God, ang lambot ng skin ko at saka feeling ko parang natutuwa ang aking skin. Kasi nga po talagang, di ba, perfect siya. Talagang, I love this one. Pag ginagamit ko to palang, feeling ko parang bumabalik ang aking freshness. Parang feeling ko malinis ang aking balat, lalo ng aking face. At the same time, parang feeling ko talagang ano siya. Ayan, hiyang na hiyang ako dito. So, ayan, ito lang. Ayan, gumagamit ako, gagamit na tayo ng cotton. Tapos, parang nalunok ko yung ano. So mga kabayan, ayan, ganito lang gagawin nyo. Huwag na kayo maghilamos kung sobrang pagod, puyat kayo, galing kayo sa work. Kasi nga po, ayan, baka mabulag kayo, diba? Hindi kaya rin ang mata nyo. Delikado din yan, diba? So gumagamit na kayo ng mga facial cleanser, mga pampalinis. Ayan, para ang skin po natin malinisan. Tapos, ayan. Ito lang ginagawa ko. Ayan, hindi lang sa mukha ha, sa mga liig mo, ganyan. Ito ah. Diba? Kung napapansin yung dirt, dumikit dito, diba? Ano nang feeling kapag nalinisan mo ng mukha mo? Diba? It's really feel good. Talagang, nafe-feel mo na talagang bagong ligo ka, yung parang fresh na fresh ang dating mo. Ganon. This is my own version ha. Huwag nyo kong i-bash kasi may mga sarili naman tayong mga, di ba, mga style kung paano pa natin linisan, kung paano pa natin panatilihin ang ating kagandahan. Di ba? Pwede mong gamitin ito dito. Ayan, sa mga arms mo, even sa buong body mo. Para yung mga alikabok, mga dumi, matatanggal siya. Para talagang, ano, fresh ka pa rin. Ayan. Nagamit ko ito eh. See? Madumi siya. Next, kapag nakapaglinis ka na, gumamit ko lang ng tissue or malinis na tela. Lalo na kapag puyat ka, nagmamadali ka. Siyempre, as an OFW, kailangan natin matulog kasi may pasok pa tayo kinabukasan maaga. So, yun lang. Kailangan palagi tayong ano, alerto. Mabilis lang para tayong boy scout or girl scout. Ngayon, ayan, next, itong ginagamit ko. Itong Johnson's Fresh Hydration. Ayan, night cream siya. Tapos, minsan, gumagamit din ako ng Pond's Age Miracle. Kagaya na sa atin, di ba, may mga edad na tayo. Ang ano naman nito talagang, ano siya, nagbibigay sa atin ng glow sa ating skin. Talagang, kung baga para kapag tanim ka, binibinyag, dinidiligan niya para tumubo, para maging fresh ang buong mukha mo. Ito. I really love this. I'm just using my hand, my finger. Ayan. Kailangan pantay. Buong mukha. Ano lang. Be gentle na lang. Kasi alam mo natin ang skin natin sa face talagang very sensitive.
Maglagay ka din sa liin para fresh. Diba? Kung napapansin nyo, walang filter to ha, walang daya. Pak! Pero ang eye bags ko humihilo pa rin, pero, diba? Kahit pag pagod ka, huyat, but still, ayan. Kailangan huwag nyong pabayaan ng inyong sarili, mga kabayan, lalo na kapag tayo mga frontliners, tayo yung humahanap sa mga customers, mga sales staff. Kailangan palagi tayong beautiful and handsome, palaging talagang fresh, para mas lalong ma-appreciate, para mas lalong marami tayong sales, di ba? Proud OFW. Ayan siya. Di ba? Kapag natulog ka na niyan, yung skin mo talagang wow. Natutuwa ang mga ang skin natin kasi nga po, malinis, tapos kinabukasan, oh, perfect. Fresh na fresh pa rin siya. Ganon. Look at me. Ayan. Next, ang iba hindi na naglo-lotion, right? Ako naglo-lotion ako kahit papaano bago matulog. I'm using any lotion, basta hindi lang siya totally ano, ma-chemical ng bonggang-bongga. Ayan. Sometimes I use this one. Ito yung Koji Sun, tawag dito. Skin Lightening Body Lotion. Ayan. Mabango kasi ito. I love this one. So bago ako mag-sleep, kailangan all over the body, ha? So, gumagamit din ako ng lotion. Mga dito dapat. Ay, ma-block beauty ha. Hindi ako mag-putay. Mabango siya, in fairness. Kasi ang hand ko talagang napaka-dry kapag hindi ako naka-lotion. Kasi alam mo naman, pero ano sa work natin, di ba? Workaholic time. Oh, di ba? Look at the difference, di ba? Kasi since nakapaglinis na ako, nakapag-apply na ako ng aking mga beauty regimen, ng aking mga, di ba, mga sekreto o ng aking mga pampaganda, look at me. Kahit anong oras na ba ngayon, it's exactly mga mag 1 o'clock na in the evening, madaling araw na dito sa Jeddah, Saudi Arabia, but still fresh and young pa rin ang aking skin, very healthy, at the same time, beautiful inside and out. Okay, ayan. So ating mga ka-OFW dyan, no? Huwag niyong pabayaan ng inyong sarili. Always stay fresh and young. Ayan. Kailangan magiging beautiful tayo inside and out. Ang ating puso, ang ating physical na anyo, of course, ang ating ugali. Di ba? Kahit anong ganda mo physically, pero ugali mo hindi naman maganda, useless pa rin siya. Correct? Yan ang ating lesson for today's video, na kahit anong ganda mo physically, kapag ang ugali mo naman hindi maganda, still, hindi pa rin appreciated. Kung baga, hindi pa rin, wala pa rin point. Ayan. Ganun lang ang, ano natin, ang buhay. Ayan. So, kailangan dapat alagaan nyo din ng inyong, ang dumi ng supply ko dito. Alagaan nyo din ng inyong hair. Diba, palagi kayong gumamit ng conditioner para fresh, para mag-maintain ng healthy and freshness ng inyong buhok. Ayan. Look at my hair. Very shiny, very healthy, and at some time very clean. And zero dandruff. Kasi nga po, ayan, gumagamit ako ng mga shampoo and conditioner na talagang ayan, hiyang sa akin at the same time, di ba? Nakakatanggal siya ng mga dumi at saka balakuba. Look at to. Hindi ako gumagamit ng oil ha. Di ba? Or cream. Only shampoo and conditioner. Look at this one. Di ba? Oh, pop. Very healthy, very clear, very soft ang aking hair. Ganun lang mga kapayan. Since OFW tayo, palagi tayong busy.
Please, I remind, huwag niyong pabayaan ng ating mga sarili. Okay, kumain tayo ng tama, matulog ng tama, huwag masyadong magpadala sa stress. Kasi ang stress, nakakatanda. Ayan, dito. Diba? Kapag palagi kang nakasimangot, palagi kang tense na tense, palagi kang pressure, look at your skin, diba? Ayan, nakakaano siya. Diba parang yung skin mo dito lang ngulubot na. Ngayon, always lang po tayo, keep on smiling, keep on laughing, keep on enjoying yourself. Despite of the problems that you're always facing, especially sa work mo or even in your family. Okay, even you're encountering the problem like financial shortage, or homesick, diba? Kasi normally, ang isa sa mga problem natin yung homesick, parang nami-miss mo yung family mo. All you have to do is just keep on communicating through social media or by using one medium, like for example phone, diba, by video call or whatever, chatting or whatever, diba? Yan lang, nakakatangka din yan ng stress. Ayan, at the same time nakaka-fresh din siya sa atin kasi, diba, ayan, yun lang mga kabayan, look at me, still fresh and young. My age is already 47 years old, okay? Or else, itong aking mga... Actually, I have a lot of colognes and perfume. Bago kayo matulog, pwede kayo mag-cologne or mag-perfume para kahit tulog ka, di ba, mabango ka pa rin. I love it. This is my favorite na dalawang to. Ngayon, mag-supply ka. Ganun lang ating beauty regimen, ang ating beauty routine. Opa. Diba? Ganun lang. Huwag niyong kalimutan mag-lotion ha. At saka talaga palaging maglinis ng inyong mukha. Huwag na kayo maghilamos kapag puyat kayo, pagod. Gumamit lang kayo ng mga facial cleanser. Gumamit kayo ng cotton. At the same time, mag-apply kayo ng mga pampa-fresh na mga ano, mga cream, di ba, mga beauty cream na para madiligan naman ang ating face. Kung baga pag mga tanim na talagang hindi na nadidiligan, di ba, natutuyot siya. Ganon. So, kailangan din natin na magbumalik ang freshness. Mag-glow ang ating skin, di ba? Talagang nag-bloom na parang bulaklak. So, kailangan. Mas maganda talaga kapag ano ka, tulog ka ng tulog. Kasi nga po, kapag nakatulog ka talaga ng tama, ayan, talaga yung nakikita mo yung glow ng skin mo, maganda. Diba? Ganun lang. Kumain ka ng mga prutas, gulay, avoid eating too much processed food, mga red meat, or even mga salty, mga sweet, kasi nga po, hindi talaga siya maganda sa ating body. Yun lang. So, lastly, ang gagawin lang po natin palagi is, ayan, alaga ng ating sarili, okay? Kasi nga po, naniwala ako nga, ang ating kagandahan ay talagang importante sa ating buhay. Dapat kapag maganda tayo sa labas, maganda din ang ating kalooban para perfect ang outcome, di ba? Yan lang po mga kabayan. This is the part 1 and this is our first time, di ba, na gumawa ng content ng ganito. I hope na nagustuhan nyo and I hope na talagang nakapulot din kayo ng kunting aral or at saka nakapag-share naman ako sa inyo, di ba, ng eksena ng mga ganitong mga bagay-bagay sa ating buhay, sa ating pamumuhay, lalo na po tayo mga OFW. Ayan. Proud OFW, proud kabayan, proud Pinoy. Thank you so much for watching. Ayan, baka ikaw, hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. Please do subscribe. Jovel Caballero's Vlog, of course. So, huwag niyo kalimutan i-like, share, comment. Higit sa lahat, huwag niyo kalimutan i-click ang bell icon para palagi po kayo updated sa mga upcoming videos na ating i-share po sa inyong lahat, mga kabayan. Thank you so much for watching. I love you all. God bless us all. Good night.